Hi guys, Miguel ang shout sa lahat nandyan at kumusta kayong lahat. Maraming salamat sa mga nagmamahal sa akin, nagpipray sa akin at concern sa mga nangyayari sa akin. At thank you so much sa lahat ng mga nagmamahal sa akin na hindi nawawala para sa akin, nagpapatuloy pa rin na nagmamahal. Kahit na ngayon medyo parang nawawala kasi ako ng ilang buwan. No, hindi na talaga ako rin bumabanat, hindi na rin ako nagsasalita about sa iba. Kaya medyo nararamdaman ko na umiiwas. Yung hindi sa umiiwas, nandun kasi kayo ngayon kung ano yung nagiging latest. No? So ngayon, habang nawawala ako sa social media at dito sa YouTube especially, na medyo na ano, di ba? So, lalo na yun na hindi ako halos nagpapakita. Pero guys, darating yung time na magpapakita na rin ako na makikita niyo ako lagi-lagi araw-araw. Ayan. So, yan. Maraming salamat sa mga bumabati sa akin sa aking birthday at nagbigay sa akin ng cake sila Kuya Adel tsaka si Ate Joanne. At dun sa taas ang nagpapakain. Ayun. Sila yung bumili ng nag-chip-in sila. Para sa birthday ko. Ayan, guys. Yan, kumakain ako. Ayan. Ang kaldiro nasa harapan ko at nilagay ko sa lamisa ko at nagdala lang ako ng aking plato. Hindi naman plato, tumangkok eh. O, diba? Kasi nga, parang borders, alala ko yung nasa college, diba? Sa mapag-borders tayo, dadalhin natin yung ating kaldiro sa harapan natin. Hindi na kailangan dala ng maraming plato. So, guys, ipapakita ko sa iyo ang aking kwarto at medyo natapos na yung dito sa baba na nilagyan ko ng wallpaper pala na foam. Ngayon, pagka may time ako, siguro tomorrow, magpapahinga ako ngayon. So, bukas, maglalagay ako ng pintura. Yun ang gagawin ko. At least, kahit papano, ngayon, natapos ko na yung wall. No? Wallpaper. Hindi pa tapos yung wall. Kasi, ang tapos ngayon is wallpaper. Ayan. Papakita ko sa inyo, guys. Okay? Ayan. At maraming salamat sa aking mga kaibigan na bumabati sa akin, mga nagmamahal sa akin, mga followers ko sa Facebook at mga subscribers ko sa YouTube na mga nagmamahal sa akin. Thank you so much, kasama na rin ang mga bashers. At maraming salamat sa akin, pamilya, especially ang mga nagmamahal sa akin at naghahanda rin sa akin dun sa bahay at dun sa mami ko at sa lahat sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko, sa mga anak ko, sa mga apo ko, especially sa mama ko. Ayan, sa mga tito ko. At sa lahat ng mga pinsan ko at mga pamangkin ko. Ayan. Guys, maraming salamat. Yung kapatid ko, may mga asawa yun. So, mga kapatid ko pa rin yun. Yung mga asawa ng mga kapatid ko. Ayan, guys. Maraming salamat. Ayan. At ipakita ko sa inyo ang aking tantararan, ang munting tahanan. Ayan, ang ref. Ayan. Tantararan. Ayan, guys. Ikot ko lang. Sana yung slipper ko? Yan si Mama Mary. Yan. Ito si Froggy. Galing pa yan sa Philippines. Ayan, meron ako. Meron on the wall. Hindi pala. Meron on top ng aking cabinet. Ayan. At ang nagbigay naman nito, sila Ate Joanne, ang donors. At yan, nagbigay naman dyan. Ay, may-ari talaga ng bahay, ang may-ari ng ref. At ang nagbigay niyan ay sila Arlene at si Hamudi. Yan. Yan yung mga patrons ko. Yan. Tapos itong table, at sabi ko sa inyo, ito yung aking mga kaldiro. At yung chicken ko ay noon pa yan, nung birthday ko na niluto ko. Ngayon ko lang nakubos. At yan, kita nyo. Yan, nahigaan ko. Doon sa taas, nilinis ko lang yun doon kasi prepare ko tomorrow. Magkaroon ako ng time, so ay gaganyan ko na yan ang pintura. Yan. So yan guys, galing doon yung wallpaper. Ayan. Oh, ayan na. Ayan. Ito yung lagay ko ng TV. If may TV na ako, ayan. Thank you sa donors, kaya Ate at Kuya Adel. Ate Joanne at Kuya Adel sa aking munting electric fan. At yan, kaya Arlene. Ayan. Heto. Tsaka yan. Ayan. Guys, kita nyo? Anuhin ko to eh. Kaya lang nagka-crack siya. Oh, ayan.
Yung nagka-crack yung may pintura. Pero mismo ito, walang crack. So ngayon, iniisip ko, if ever man na matanggal ito, ito, matatanggal yan talaga. As in, matatanggal na hindi talaga mapipigilan. Dahil nga eh, talagang tanggal na siya at nauupak na. Gagawin ko na lamang ulit, lalagyan ko na naman ulit ng ganire. So yan, para fair. Pero kung talagang no choice na ako, wala talaga, o kung may pera ako, pwede rin, puro puti na lang lalagyan ko ng wall. Diba? Parang, grabe naman. Yan. So yan yung kusina ko. Andyan yung higaan ni Scarlett. Yan. Yun. Hindi ko napakita yung CR ko. Ah, diba? Alam niyo ba, guys? Alam niyo ba, mga kabansa ko, mga kababayan ko? Ang dami yung pagsubok na napagdaanan. Ayun pala, may nagbigay pa rin, nagbigay din sa akin yung, may, yung sila Ate Amy ng upuan. Yun. Yun, tapos siya nagperam sa akin ng tangke. Si Ate Joanne naman ay nagbigay sa akin ng lutuan. Ayan, kita niyo guys, ang dami nagbigay sa akin, promise. Tsaka maraming tumutulong sa akin, ayan. At mga nagmamahal, maraming salamat. Eh marami naman tayo, pag dito tayo sa ibang bansa talaga, ang dami natin pagsubok, no? Pero alam niyo, kung matatag ka talaga, kahit anong pagsubok na yun, hayaan niyo na. Kasi nga, kung wala naman daw tayong pagsubok, hindi na tayo magiging strong. Yun eh. So, yun, para sa akin naman din, ah okay, lalo pagka problema, hindi ko papansin yun halos yun. Ang ginagawa ko sa problema, hiyan mo siya mamroblema ng aking problema. Ayun. Pero guys, sa totoo lang, kasi nga, tao lang tayo, di ba? Minsan, hindi tayo makakapag-control ang ating sarili, no? May time din talagang bumu-burst out tayo. Yung sasabog yung devil atomic ni Putin, eh, di ba? Sa puso natin, meron tayong ganun eh. Kaya lang, mas maganda, kasi nga, isa lang naman ang devil atomic ni Putin. So, wala extra. So, at least kahit papano. Pero guys, alam nyo, dito sa ibang bansa, alam niyo naman before kung ano nangyayari sa akin nung nasa Kuwait ako, ang saya-saya. Na kahit nagluluto ako, walang tulugan, nagbablog pa. Ayan, pero maganda din dun, di ba? Kasi nga, kasundo ko yung mga amo ko. Pero ngayon naman dito, okay lang din kasi nga, free ako, live out ako. So anytime, pwede akong mag-vlog kung wala akong trabaho. So, ganyan. Pero sa akin ako, alam niyo naman talaga na hindi ako namimili ng trabaho. Kahit before, di ba? Nakikita niyo naman yung trabaho ko, kung paano ako magtrabaho sa Kuwait. Ayan. Tsaka pasaway lang din ako konti. Pero kahit papano, noon nagagawa ko rin yung trabaho ko. Ganon. Tsaka napapakain ko sila ng maayos. Ayan. Di ba? Naalagaan din namin ni Maria yung aming alagang autistic at yung mga bata. Ayan, ganun talaga. Napakaano namin doon. Tsaka kaya pagdating dito, hindi ako namimili ng trabaho. Yan. Sa OFW guys, hindi dapat mamili ng trabaho dahil kailangan din natin ng pera. Pero huwag ganun naman magiging shamota guys. Mahirap yun, di ba? So, yun yung pinaka-worst. Ang sa akin lang, no, kung hanggat kaya natin na i-handle yung mga work na kahit na ayaw natin, no? I-try natin. I-try nang i-try. Ganun. Kasi kailangan natin ng pera. Dito talaga sa ibang bansa. So pag dito naman din sa ibang bansa, especially sa akin na single ako, solo ako dito, no? Kailangan ko talagang mag-ipon kasi nga gastos lahat sa akin. No? Wala akong ano. So kailangan kong mag-save. If in case of emergency, hindi para tayo manghiram ng kung kani-kanino, tapos yun ang mahirap nun. So tayo ang magtatrabaho dito, masisave din tayo para sa sarili natin if in case na kailangan natin kung may mga emergency na darating. Ganon. Kasi especially sa atin na andito, saan tayo kukuha ang pera kung kinakailangan natin, di ba? Sa atin dito. Sa Philippines, walang problema yun eh. Kung may mga problemang malilinggit dun, pwede silang manghiram kung saan-saan, mangutang kung saan-saan. Pwede kasi andun sila lahat nagtutulungan. Di ba? Di ba? Yan na lang dapat natin intindihan. So guys, dito tayo sa ating bansa, lagi tayong magpipray kay God. At maging matibay at malakas. Panatag tayo sa sarili natin. At pray always kay God. Di ba? Ganun lang yun. At thank you sa mga nagmamahal sa akin. Tawi guys! Thank you so much at God bless sa ating lahat.